2024 na. Ano kaya ang mararating ng Pilipinas ngayong taon? Or rather, saan kaya makakarating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sa paparating na katapusan ng January, lilipad si Pangulong Marcos pa Vietnam, pero bago siya lumipad ulit, balikan natin ang track record ng ating Pangulo sa pagbiyahe. Within his nearly 2 years in office, mala jet setter ang naging reputasyon ni Marcos. Sa loob ng 2023 lamang, 11 beses siyang lumabas ng bansa. 9 na bansa ang kanyang pinuntahan. China at Switzerland noong January 2023, Japan noong February, US, United Kingdom at Indonesia noong May, Malaysia noong July, bumalik sa Indonesia at Singapore noong September, bumisita sa Saudi Arabia noong October, sa US ulit noong November, at sa Japan muli nitong December. So far, sa pagitan ng mga naging pangulo matapos ang People Power Revolution, isa si Marcos sa pinakamadalas na bumiyaheng pangulo. Pero karamihan naman ng naging lakad ni Marcos sa labas ng bansa ay formal na working visit. To be specific, 7 out of his 11 foreign trips in 2023. Ang kanyang mga paglalakbay sa China at Malaysia naman ay considered na state visit. Ibig sabihin, ang host country ang sumagot sa halos lahat ng gastos sa biyahe. Official visit naman ang pagpunta ni Marcos sa US para sa meeting kasama si President Joe Biden at ang pagdalo nito sa coronation ni King Charles sa United Kingdom. 11 trips in 12 months. Halos buwan-buwan bumabiyahe si Pangulong Marcos noong 2023. So, bakit ba siya ganito kadalas bumiyahe? Ano ba raw ang dahilan para sa mga paglalakbay niyang ito? Halos 400 million pesos ang ginugol sa foreign trips noong 2022 lamang. Sabi ng Malacanang, ang mga biyaheng ito ay upang magkaroon ng bansa ng mga pamumuhunan na magpapabilis ng pagbangon ng ekonomiya ng bansa pagkatapos ng COVID-19 pandemic. At ayon sa DTI, nag-pay off naman daw ang puhunang ito. Halos nasa 4 na trilyong piso raw ang naiuwing investment opportunities. Pero, kailan kaya mararamdaman ng nakararaming Pilipino ang epekto ng kanyang paglabas-pasok sa bansa? Lalo pa ngayon, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Umakyat na sa higit 1.4 billion pesos ang budget ng Office of the President para sa mga biyahe nito ngayong 2024. Mararamdaman kaya natin ang epekto ng pagbiyahe ni Marcos sa taong ito? Titingnan namin, pero dapat tingnan nyo rin.